Ngayon mga paps, nandito na naman kayo sa ating motor pre-vlog. Ngayon, malalaman nyo kung paano malalaman kung sira na yung ating TP sensor na hindi gumagamit ng mga special tools tulad ng sinasaksak sa DLC tapos ikinoconnect sa laptop. Ngayon, ang gamit lang natin mga paps, tester. Mahalagang mapanood nyo itong vlog na to or matutunan nyo itong procedure na to para maiwasan natin yung pagbili ng mga pyesa na hindi pala yun yung sira. Kasi kalimitan sa atin, pag nag-lose power yung motor natin, sinasabi minsan TP sensor na, ganto na. Pero mas mahalaga mga paps, may tamang procedure, yun yung sundin natin para hindi maiwasan natin bumili ng mga pyesa na hindi pala yun yung sira. Kaya ngayon, malalaman nyo kung paano yung tamang procedure. Ngayon mga paps, simulan na natin. Ngayon mga paps, meron tayong dalawang TP sensor. Itong isa, ito yung damage na or sira na yan. Kita-kita nyo naman, talagang sira yan. Kasi ito, tinesting ko to dati na kalasin tapos linisin. Pero gumana naman siya mga ilang araw pero bumalik din. Kaya hindi rin talaga advisable na repair yung TP sensor. Kung may pambili kayo, paltan nyo na lang. Tapos, ito yung good na TP sensor natin. Yan, gagamitin din natin ito para doon sa procedure natin kung paano malalaman kung talagang sira yung ating TP sensor. Ngayon, mga payo ko lang sa inyo mga paps, kung wala naman kayong kaalaman sa pagbabaklas ng motor or wala naman kayong idea, huwag nyo na lang ituloy. Dalhin nyo na lang sa pinakamalapit na motorcycle shop na accredited gumawa ng mga FI na motor. Kasi minsan baklas tayo ng baklas, baka maya pala hindi natin maibalik, sobra yung tornilyo. Kaya kung wala naman kayong idea sa pagbabaklas, huwag nyo na lang gawin. Pagawa nyo na lang doon sa mga marunong. Sige paps, umpisan natin yung ating procedure kung paano malaman kung sira yung ating TP sensor. Ngayon, ang una nating gagawin mga paps, hanapin nyo lang yung yellow black dito sa ating connector ng ECU. Yon mga paps, ingat-ingat lang sa pagsasalpa. Kailangan sigurado kayo dun sa kulay na sasalpaan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Panlima siya. 1, 2, 3, 4, 5. Salpak nyo lang yung wire na maliit na yan. Yan, yung ito paps, gawa ko lang yung improvised wire na yan. Tapos white green. 1, 2, 3, 4, pang-apat siya. Iwasan nyo lang silang mag-cadicate mga paps. Yan, ganyan lang yung procedure na yan na hindi tayo gumagamit ng special tools tulad ng MCS. Pagbukodin nyo lang yung dalawang wire na yan. Tapos yung tester nyo, set nyo siya sa DC direct current. Yung positive sa yellow black nyo ilalagay. Yung ating negative sa white red. Yan, tandaan nyo na lang yung color coding nya. Ngayon mga paps, kinalas ko na yung ating throttle body para ipakita sa inyo kung paano natin malalaman kung talagang sira yung ating TP sensor. Kung bago kayo dito sa aking vlog, paki-like na lang and subscribe. Paki-pindot na rin mga paps ng notification bell para sa mga susunod kong video, ma-update kayo. Ngayon mga paps, ang ipakikita ko sa inyo ay ito yung ating sensor na good.
ito yung nagpa-function siya ng ayos. Ito, ipakita ko sa inyo kung paano natin siya tetesterin. Ngayon, mga paps, tetesterin natin itong ating good na TP sensor. Ngayon, makikita natin kung talagang okay pa siya. Tingnan natin kung yung reading ng voltage niya ay nasa maayos pa. Ngayon mga paps, set lang natin ng DC yung ating tester. Series 0. Ngayon, pag binuhay natin yung ating ignition switch, magre-read siya ng 475. Ngayon, kailangan pag pinol-rev natin, tataas yung kanyang voltahe. Yun mga paps, umakyat yung voltage siya ng 4.36. Tapos medyo nagbabago siya yun. 4.364 yung pinaka standard na voltage nya. Ngayon balik natin yung silinyador, dandahan naman natin siyang rev. Yun, nakikita nyo paps, oh, dandahan siyang tumataas. Ibig sabihin kung anong posisyon ng ating throttle valve, ayun yung nire-read ni TP sensor na voltage. Bawat position ng throttle valve natin may katumbas na voltage na ibinabato naman ni TP sensor kay ECU. Ngayon mga paps, subukan naman natin ikabit yung sirang TP sensor. Ipakikita ko sa inyo yung reading ng voltage nya. Ngayon mga paps, nakakabit na yung kanyang TP sensor na sira. Ngayon, ito naman yung babasahin natin yung reading kung umaakyat yung kanyang voltahe. At subukan naman natin yung ating kinabit na TP sensor na sira or damage. Ngayon, full throttle natin yung ating throttle, tapos tingnan natin kung aakyat yung voltahe niya. Yun mga paps, hindi stable yung voltahe na ibinibigay nung ating TP sensor. Yun yung ating TP sensor na ikinabit, yung damage. Revolution ulit natin, full throttle yan, pero yung voltage nya wala talaga, hindi talaga siya umaakyat. So ibig sabihin yung bumababa pa, tapos hindi stable. Ibig sabihin talagang sira yung ating TP sensor na inilagay. Ngayon mga paps, kung may natutunan kayo dito sa ating sa aking video na ginawa, paki-like na lang and subscribe, tapos papindot na lang yung notification bell para sa susunod na video ma-update kayo. Sana nakatulong ako sa inyo sa problema nyo kung paano talaga malalaman kung sira yung ating TP sensor. Okay na mga paps, salamat ulit.